Nakauwi na sa Pilipinas ang unang batch ng repatriates mula sa Turkey. Binigyan sila ng tulong pinansyal ng pamahalaan para makapagsimula muli rito sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mga yakap at halik mula sa kanilang pamilya ang sumalubong sa mga Pinoy na pinauwi mula sa Turkey. Kwento ni Christine, nasa hatay siya ng yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. We were all sleeping. Winter time po nun sa Turkey. Pero sa room, syempre meron po kaming heater. So mga nakapajama lang po kami. Manipis na damit. That time po na nag-start na yumanig. Sobrang lakas po talaga. Meron kaming chandelier sa room. Yung sound po talaga. So ako talagang bangon kaagad ako. Kinuha ko po talaga to agad yung baby ko at si Ilyas palabas ng room kasi sobrang natakot ako baka nababagsakan kami. Todo pasalamat naman ang pamilya ni Christine at ligtas siyang nakauwi. Hindi ko po maintindihan po yung damdamin ko po. Masaya po kami na makapiling po namin sila at sila ligtas sa trahedya po nangyari sa kanila po. Kaya nagpapasalamat po ako sa poong may kapal na niligtas po sila. Si Arlene naman na isa't kalahating taon pa lang naninirahan sa Turkey nang mangyari ang lindol. Hindi pa rin makapaniwala sa natunghayan. Sobrang worst kasi hindi makatotohanan yung nangyari sa amin. Parang pelikula. Kasi lahat bumagsak dun sa paligid ng bahay namin. At thank God, safe kami. Kabilang sila sa mga pansamantalang nanatili sa shelter ng Embahada ng Pilipinas sa Ankara, Turkey, na pagdesisyonan nilang umuwi na lang sa Pilipinas dahil hanggang ngayon daw ay ramdam pa rin ang aftershocks doon. I thought about the safety of my son, so I decided na sige, umuwi muna tayo sa Pinas. Sobrang na-traumatized po yung mga bata. At least now, nandito kami, we feel safe with our family, new environment po muna, makapagpahinga sa stress. Wala na kaming babalikan kasi. As you can see naman yung balita na talagang pinulbos yung lugar namin. Bibigyan ng tulong pinansyal ng Department of Foreign Affairs ang mga pinauwing Pinoy. Susunod namang i-repatriate ang 4 na po pa nating kababayan doon. Yung mga susunod mga dual citizen, inaayos pa yung kanilang papeles para makauwi na sila. Lahat to bayad ng gobyerno, tapos dito tinutulungan sila ng OWA sa kanilang reintegration. Laking pasasalamat din ng konsulado sa Filipino community na tumulong sa mga apektadong kababayan natin. Bukas pa rin ang shelter ng embahada at pwedeng manatili doon ang mga Pilipino na ayaw pang umuwi sa Pilipinas. Through the Bayanihan Spirit, nagtutulungan po yung government and yung Filipino communities po natin sa Turkey to help our distressed kababayan po. The Philippine government, through the Department of Foreign Affairs, is ready to provide them with a temporary shelter until they are ready to move back. They're back on their feet. Sa ngayon, umaabot sa 100 katao ang nananatili sa shelter ng embahada sa Ankara. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.